Lumaki sa puder ng mga mangkukulam si Criselda. 4 na taong gulang siya nang matagpuan siya ni Barbara sa kakahuyan. Dahil walang anak ang mangkukulam na si Barbara, ay kinuha niya ang bata at inaring parang tunay niyang anak. Dinala niya ito sa Barrio Mojico, ang baryo ng mga mangkukulam. Marami ang kumontra at hindi natuwa sa batang pinangalanan niyang Criselda dahil lumaki itong masayahin at puno ng sigla. Kabaliktaran ng mga katangian nila mangkukulam sa baryo na puno ng galit ang mga puso at galit sa mga tao. Kahit anong turo naman ni Barbara sa anak na kailangan maging tulad nila siya, ay lumalabas talaga ang orihinal nitong pag-ugali na magaan ang pananaw sa lahat ng bagay. Kahit anong pangit ng sitwasyon ay nahanapan ito ng magandang angulo. Dahil doon, sinabihan ni Barbara ang kanyang anak na iwasan ang mga mangkukulam na naiinis sa kanya upang makaiwas din sa gulo. Kaya naman sa halip na maglagi sa baryo ay sa kabilang baryo na kagabi ang tumambay ni Criselda. Sa mga puno sa kakahuyan doon, madalas siyang magpalipas ng oras. Hanggang isang araw ay namataan niya ang isang gwapong binata na naglalakad sa kakahuyan. Naghugis puso ang mga mata niya. Tila ba na love at first sight? Kakasunod niya ng tingin dito ay nahulog siya sa puno. Napalingon ang binata at agad siya nitong tinulungan na makatayo. Dahil unang beses niyang magkagusto sa isang tao, kaya naman hindi maitago ni Criselda ang kilig sa mga mata. Agad niyang ipinakilala ang sarili sa binata at ipinakilala naman ito ang sarili sa pangalang Gabriel. Tinignan ng binata ang dalaga mula ulo hanggang paa. Napansin agad niya na tila may kakaiba rito mula sa itsura hanggang sa kasuotan na mahabang bestida. Inusisa niya kung saan ito nakatira. Hindi masabi ni Criselda dahil naalala niya ang mahigpit na bilin sa kanya ng inang si Barbara na huwag sasabihin kahit kanino ang kanilang lugar dahil baka mapasok sila ng mga kaaway. Sa halip ay nakangiti siya nagpaalam kay Gabriel. At saka naglakad palayo. Kinutuba na si Gabriel nang makita ang maliit na black star na nasa palad ng dalaga habang kumakaway ito. Naalala niya ang tatong iyon ng babaeng mangkukulam na kumitil sa buhay ng kanyang ama. Hindi niya rin makalimutan ang mukha niyon. Palihim niyang sinundan si Criselda hanggang sa matuntun niya ang baryong tinitirhan nito, ang Barrio Mojico na sinasabing pugad ng mga mangkukulam. Kinatatakutan ang mga mangkukulam na nakatira rito dahil sa bagsik na kanilang kapangyarihang itim. Nakita ni Gabriel na malayong nakapasok doon si Criselda. Kakailanganin niya ito para makapasok din sa baryong iyon. Sinadya ni Gabriel na abangan si Criselda sa muli nitong paglabas sa baryo. Nagulat naman ang dalaga nang muling makita ang binata. Isang matamis na ngiti agad ang sinalubong niya rito at tinanong kung inaabangan ba siya nito dahil nagandahan ito sa kanya nung una silang magkita. Napakamot sa ulong umuo na lang si Gabriel kahit hindi naman talaga kagandahan ang dalaga sa paningin niya. Sakto lang. Pero mula noon ay kinaibigan na niya ito. Lagi na silang nakikita sa kakahuyan at kung minsan ay inaaya pa ni Gabriel si Criselda na kumain sa karinderya. Inilibot niya ang dalaga sa lugar ng mga ordinaryong tao. Walang pagsidlan ang tuwa ng dalaga, lalo siya naging masayahin kaya lalong nainis sa kanya ang mga mangkukulam sa baryo sa ipinapakita niyang mukha ng isang in love kahit hindi pa siya nililigawan ni Gabriel. Nang makuha na ni Gabriel ang tiwala ni Criselda ay siya naman ang humiling na ipasyal din siya nito sa Barrio Mojico. Natigilan si Criselda, patid niyang hindi niya pwedeng gawin iyon. Tsak na kagagalitan siya hindi lang ng inang si Barbara, kundi maging namang makukulam doon. Pero nakaisip siya ng paraan. Tuwing kabilugan ng buwan, ay abala ang lahat ng makukulam sa ritual. Kaya magkakaroon sila ng pagkakataon na makagala sa baryo nang hindi namamalayan ng mga ito. Hindi lingit kay Criselda na alam ni Gabriel ang tungkol sa kanilang mga mangkukulam kaya binalaan niya ito na huwag gagawa ng kahit anong ingay o gulo sa pagpasok nila sa Barrio Mojico. Tumango si Gabriel at nangako. Lingit kay Criselda ay buo na ang plano ni Gabriel na hanapin doon at gantihan ang babaeng mangkukulam na pumatay sa tatay niya. Dala niya ang punyal na matagal na niyang iniingatan na bigay pa ng lolo niya. Ang lolo niya ay isang witch hunter. Ngunit ang tatay niya ay na-inlove sa isang mangkukulam kaya't nasira ang pamilya nila. Pero ang mangkukulam din iyon ang pumatay sa kanyang ama. Hindi niya alam ang dahilan dahil musmus pa siya nang masaksihan niya yon. Pero kahit ano pa ang dahilan ay hindi niya mababago ang katotohanan
na ito ang nagtuldok sa buhay ng tatay niya. Urong sulong sina Criselda at Gabriel sa pagbaybay sa Barrio Mojico. Kabado man ay masaya ang dalaga na nagawa niyang isama roon ang binata. Dahil nasa ritual ang inang si Barbara, kaya pinapasok niya si Gabriel sa bahay nila. Nalaki ang mga mata ni Gabriel nang makita ang larawang nakasabit sa dingding. Larawan iyon ni Criselda at ni Barbara nang magkasama. Hindi maaring magkamali si Gabriel. Ang babaeng iyon nakasama ni Criselda sa larawan ay ang mismong babae na kumitil sa buhay ng ama. Nang biglang maramdaman ni Criselda ang panganib, nakarinig siya ng mga kalusko sa labas, kaya tinanong niya si Gabriel kung mabilis ba itong tumakbo. Hindi sumagot ang binata, kaya hinablot ng dalaga ang mahabang walis tingting sa likod ng pinto. Sinabihan ang binata na umangkas sa kanya at kumapit ng mabuti. Nabigla naman si Gabriel, kaya napasunod na lang ito. Hindi nagkamali si Criselda. Nasa labas ng bahay nila ang mga galit na makukulam na naamoy ang ginawa niyang paglabag sa kanilang batas. Ngunit pagbukas ng pintuan ay nagulat ang mga mangkukulam nang humahagibis na lumipad sa harapan nila ang walis tingting ni Criselda, angkas nito ang binata. Natatawa pang sinabi ni Criselda na habulin sila. Nagkanya-kanya nga ng sakay sa mga walis tingting nila ang mga mangkukulam at hinabol ng mga ito sina Criselda at Gabriel sa himpapawid. Habang si Gabriel ay kapit na kapit at kabadong-kabado sa paglipad nila, si Criselda naman ay tawang-tawa na tila nakikipaglaro lang. Pagpasok nila sa masukal na kakahuyan ay sumabit si Gabriel sa puno at si Criselda naman ay hinarang mismo ng kanyang inang si Barbara, kaya huminto siya sa paglipad. Nagulat pa siya na mapansin wala na ang angkas niya. Iika-ikang lumapit si Gabriel sa dalaga at sinabing nahulog siya dahil sumabit siya sa malaking sanga ng puno. Hindi raw magaling na driver si Criselda, napakakaskasera raw nito. Natikilan si Gabriel nang mapatingin kay Barbara na masama rin ang tingin sa kanila. Agad niya itong sinunggaban at tinutukan ng punyal sa leeg. Nanlaki ang mga mata ni Criselda sa ginawa ni Gabriel. Ipinaalala ni Gabriel kay Barbara ang lalaking pinatay nito noon sa kakahuyan. At sa kanya ibinunyag dito na siya ang nag-iisang anak ng lalaking iyon. Sinabi naman ni Barbara na hindi niya sinasadya ang nangyari. Niloko siya nito. Pinaibig kayong meron na pala itong pamilya. Tinangka niyang wakasan ang sariling buhay sa harap ng lalaki, subalit inagaw nito ang punyal sa kamay niya, kaya't nag-agawan sila at sinasadyang natarak ang punyal sa dibdib nito. Ang tagpong natatna noon ni Gabriel ay nung aktong binubunot na niya ang punyal sa dibdib ng lalaki at takot siyang tumakbo palayo rito. Inamin din ni Barbara na hanggang ngayon ay pitpit niya ang bigat ng pangyayaring iyon sa kanyang dibdib dahil mahal niya ang tatay ni Gabriel kahit niloko siya nito. Ang tanging nagbigay lang ng pag-asa sa buhay niya ay nang mapulot niya si Criselda sa kakahuyan habang tumatakbo siya palayo sa mapait na pangyayaring iyon. Naliwanagan man si Gabriel ay hindi ang mga galit na mga mangkukulam na humahabol sa kanila. Nagdatingan na ang mga ito na humihingal. Masyado raw mabilis magpatakbo ng walis si Criselda kahit nahirapan silang sundan ito. Hindi raw nila mapapatawad ang dalaga sa mga kalukuhan nito. Matagal na raw silang nagtitimpi sa kabaitan nito na hindi nababagay sa kanilang lugar. Tapos nagdala pa ito ng isang estranghero na mahigpit na ipinagbabawal sa Barrio Mojico. Dahil doon, ay otomatiko nagtalikuran sina Criselda at Gabriel upang labanan ang mga mangkukulam. Nakipagsukatan at nakipagtagisan sila ng lakas sa mga ito. Malapit nang magapi ang dalawa dahil sa dami ng kalaban nila. Ngunit nagdesisyon si Barbara na ipagtanggol ang anak at ang anak ng nag-iisang tao na minahal niya. May kakaibang lakas si Barbara na hindi kayang talunin ng mga kapwa mangkukulam. Kaya naman sa tulong niya ay nagapi nila ang mga bitter na mangkukulam. Matapos ang labanang iyon ay iginapos nila ang mga talunang mangkukulam. Kinuha ni Criselda mula sa bahay nila ang potion na pinagbuhusan niya ng matagal na panahon para mabuo. Ito ang potion na kapag nainom ng mga mangkukulam ay magkakaroon sila ng magaan na pakiramdam at magandang pananaw sa mundo. Tigas na tanggi ng mga mangkukulam, ayaw nilang maging mabuti tulad ni Criselda, pero wala silang nagawa nang sapilitan itong ipainom sa kanila ng dalaga. Humingi ng tawad si Gabriel kay Barbara at ganoon din kay Criselda. Nakiusap siya sa mga ito na payagan siyang bumisita muli sa lugar na iyon. Inamin din ng binata na umiibig na siya sa binibining mangkukulam.
Sa narinig ay agad niyakap ni Criselda ang binata at sinabing pumapayag na siyang maging nobya nito. Kinurot naman ni Barbara ang anak sa singit. Binulungan ito na konting pino sa mga kilos at ipinaalala na hindi pa siya nito nililigawan kaya huwag excited sumagot. Tapos ay si Gabriel naman ang hinarap ni Barbara. Sinabi niyang papayagan niya na maging boyfriend ito ng kanyang anak kung matututunan nito ang mga gawain ng isang tunay na mangkukulam. At kapag naging mag-asawa na sila ay dito sa Barrio Mojico sila maninirahan. Payag naman si Gabriel. Nang tumalikot si Barbara ay hinawakan niya ang kamay ni Criselda, sabay nakaw naman ito ng halik sa pisngi niya.